Ito na mga kabadyak yung Trifax Full Suspension Project Bike natin. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung naging process sa pagbuo nito. Pagkatapos nun, ibabitek natin. Isa-isayin natin yung mga parts na kinabit ko sa kanya. Quick sneak peek lang muna sa mga parts na meron tayo. Frame nito, Trifax MFM 100 Full Suspension XC MTB na carbon. Kinabit na ko na din ng bike skin. Ang ganda kasi ng pintura niya, nakakainayang magasgas. Yung rear shock hindi kasama sa frame kit. Buti may nahanap tayo sa Facebook Marketplace. Mura ko lang nabili. Group set natin galing sa iba kong bike. Kinahoy ko lang, pati na din tong brake set. Rapper post, meron na din naka-ready, pinaglumaan lang. Yung cockpit, lumang parts na din. Yung fork, kinakay ko din sa ibang bike, pati itong pedal. Wheel set, bagong buo na yan. Pwede na natin simulan yung build. Headset, unahin natin ikabit. Meron na siyang lagay ng headset bearing, which is common sa mga carbon frames. Then, lagay natin itong crown brace dito sa fork. Non-tapered yung fork ko, tapos tapered yung frame. Pwede naman yan, may adapter naman sa headset. Error nga lang yung headset na ginamit ko, hindi tugmain top cover. Kaya ayaw lumapat, pinatang ko din yan eventually ng proper na 4252 headset. Kaya bandang naman nun yung 46 pair pang bearing cups na nilalagay. Pero same size lang naman sila ng bearing. Ito yung isa sa pinakapaborito kong bike tool, pang internal cable routing. Sobrang laking ginawa pag meron ka nito. Even though may cable guide na yung frame, ginamit ko pa din to. May mali kasi sa setup niya na stock. European yung magiging style. Eh ayaw kong ganun yung cabling, kaya inaayos ko pa. Dagdag trabaho lang dito sa rear shock ko, may remote kasi to. Kaya need din natin i-setup ang cabling. Ito yung remote para sa shock. Nung nabili ko kasi yung shock, walang kasama na remote. Binili ko pa to ng bukod. Buti may nanap pa ako. Hindi din kasi may manual ng control yung shock eh. Need talaga ng remote. Sayang naman yung settings niya na pwede mong patigasin kung patag o ahon yung pinapadyakan mo. Kaya inanapan ko talaga ito ng remote. Yung Bergtech na high-rise sana ikakabit ko dito, pero nung ma-realize ko na hindi ko naman need ng sobrang taas na cockpit, pinalitan ko din yan. Personal preference lang, pero sa totoo lang napakaganda ng bars na yan. Kabit na natin ng mga remote, brake set, then sa kanan yung shifter. Etong preno po to lang kable kasi nag-internal routing pa tayo. Connect-connect na ng kable para mapagpantay-pantay din ng putol. Para maganda tingnan. Ito yung press fit BB na thread together. Bale, kahit wala ka ng press fit tool, makakabit mo siya. Kaya lang, hindi pala ubra to. Mamaya ako i-explain kung bakit. Etong SLX na crankset din, papalitan ko din yan. May issue din kasi. Mamaya, malalaman nyo. Kabit na natin ang RD, salpak na ng cassette sa wheel set, then yung rotor naman. Then install natin yung rear brake caliper. Yan, malapit na mabuo. Hindi na ako nagmat pagsukat ng haba ng kadena. Mukhang sakto na din naman. Pedals na lang, aandar na. Pero bago yan, i-torque wrench muna natin yung mga bolts para sigurado. May mga parts na napalitan dito. Simula na na-build ko siya kasi siyempre nagbabago yung isip ko. Sabi ko, parang hindi okay yung pyesa na yan. Iba na lang ikakabit ko. Kaya sa bike check na to, makikita nyo, iba na yung nakalagay kesa nung binubuo ko siya, nung inassemble ko siya. Simula natin doon sa frame. Yung frame nito, ito yung Trifax MFM 100 na pinadala sa atin ni Trifax Bike. May ginawa na akong full video tungkol dito sa frame set na to. Kung hindi nyo pa napanood, lalagay ko dyan yung link. Check nyo na lang din kasi hindi ko na i-detalye yung mga bawat specs nitong frame na to. Full carbon siya, full suspension. Etong frame na to, yung discipline niya is pang cross country. Meaning, pang less aggressive trails. Hindi siya ganun ka-capable kung mga enduro trails, mga downhill trails. Kasi nga, shorter travel sa harap, short travel din dito sa likod. Pero ako, ang ginawa kong setup dito, na-i-overfork ko siya, konting-konti lang. Naka 130mm na travel sa harap. Karaniwa kasi pag cross country, naka 80 to 120, ganun yung fork range na pwede sa cross country. Etong ginawa ko dito, sineta po siya na naka 130 sa harap. O kung tawagin ngayon, down country yung setup. Pag magsisetup ka kasi ng XC bike, parang mamimili ka kung saan mo ba siya mas iraride. Mas pang padyakan ba siya? Kung ganun, yung setup nun, hindi naman kailangan ng mataas na travel ng fork kung papadyakan, kung pang ahunan. Mas magiging optimize yung bike kung naka shorter travel siya. Eh tayo, mas gusto natin to na pang trail, pang pababa, pang palusong. Since meron naman akong fork na naka 130, yun na lang yung setup ako dito. Ginamit ko na lang din. I think okay lang naman kasi 10mm lang. Etong frame na to, meron ng mga guide yun sa internal cable routing niya. Pero may mali kasi, may mali na pasok dito sa pang internal cable routing niya. Kaya ginawa ko na lang, pinagpalit-palit ko na lang din para mag-achieve ko yung ganyang setup ng cabling. Kasi medyo osi ako pagdating sa cabling. Gusto ko nakaayos yung cabling niya. Kaya ganyan yung setup ng cabling niyan. Medyo tricky lang yung pagkakabit ng cabling sa internal. Pero kung may tools ka naman na pang route, may magnet, makakatulong yun. Dito sa pag-assemble nito, dapat pala ikakabit mo muna yung cable bago mo i-mount yung shock kasi sobrang late na ng space mo dito. Ang hirap na i-access kasi itong rear shock ko na nabili, ito yung may remote. Ito is Foxplot DPS. Ito yung shock kasi na swak dito. Pag chinek mo yung code niya, lalabas na itong shock na to is galing sa Scott Spark. Itong rear shock na to tuned para sa Scott Spark, which itong frame na to is parang kinopia nga sa Scott Spark. Kaya naghanap din tayo ng remote na pwede, buti may nahanap tayo. Itong rear shock kasi na to, may setting siya na open, medium, firm. Pag open, ayun yung sobrang lambot na ng rear shock. Tapos may
may medium, medyo titigas konti, pero may galaw pa din. Tapos firm, medyo yun talaga matigas na. Mag-ride muna kasi sa semento, i-firm mo na lang para hindi gumagalaw-galaw yung rear shock habang pumapadyak ka, diba? Meron din settings. Tapos yung makakontrol mo yun dun sa lever na nandito. Itong Trifax Pulsus frame na to, wala siyang kasamang rear shock pag binili mo. Kaya naghanap pa ako ng rear shock na swak para dito. Nung naghanap ako, may nakita ko ibang mga brand na budget lang din. Nakita ko naman tong Fox, hindi naman nagkakalayo yung price dun sa mga budget na mga rear shock. Parang 1,000 lang idadagdag ko, nakapax na ako. Kahit na second hand siya, binili ko na lang din. Kasi syempre, Fox yan, serviceable naman. May mga parts din na available, since konti na lang idadagdag ko from the budget rear shocks na available. Like DNM, like EXA. Nung mag-check ako sa Shopee sa Lazada, yung price nun, parang 1,000 lang idadagdag ko, nakapax na ako, hindi nagpax na ako. Kaya lang, syempre, may additional gastos pa ako dito kasi pinaservice ko na lang din itong nabili ko na rear shock kasi hindi ako sure kung anong pinagdaanan nito before, kung may service ba siyang ginawa before. So, pinaservice ko na lang din sa Dance. Para sure tayo na kung gagamitin natin to, tatagal pa sa atin. Wala pa tayong masyadong mga karanasan sa mga suspension design kung alin ba yung maganda, kung alin ba yung masarap gamitin or magiging preference natin kasi mga ito yung magiging proper pulsos natin eh. Tatry ko na lang din muna. Since ito rin naman yung gamit na design dun sa dating Scott Spark Canopy lang din, siguro maayos naman yung suspension design. Ang isang nga lang issue na napansin ko dito, nung ina-assemble ko siya, tapos ko nang buuin, i-torque wrench ko na lang yung mga bolts. Itong isang bolt dito, tinotorque wrench ko, itong sa mounting nitong rear shock. Sinunod ko yung naka-print dun sa ulo ng bolt, nakalagay 10 Newton meters. Hindi ko kasi binibidyo eh, pero habang tinotorque ko siya, naputol yung ulo, nabali. Eh, naka-setting ng 10 Newton meter, yun yung naka-print sa bolt. Dapat pala hindi. Hindi pala siya pang 10N. Dapat pala kinamay ko na lang. Nanigurado kasi ako eh, na nag-torque wrench ako para sure ako. Kasi nga, carbon yung frame. Na-torque wrench ko yung mga bolt. Kaya lang, bumigay yung ulo ng bolt dito sa shock. Isa yung naging problema ko, kaya sobrang tagal bago dito nabuo. Wala akong mahanap. Nag-request ako kay Trifax, ayoko bigyan. Wala daw silang extra. Si Jer, di ba, naka-Trifax din yun na ganito, MFM 100. Putol din daw yung kanya. So sa kanya ako nakuha yung idea na yung bolt na gagamitin din dito is yung bolt din na ginagamit sa brake caliper. Yun na lang din yung ginamit. Nilagyan ko na lang din ng washer. Nagamit naman ni Jer, sabi naman din naman daw ka problema sa kanya kaya yun na lang din yung sinetrack ko dito. Yung fork na gamit ko dito, ito yung Santor Epicson na pang 29er, pina-adjust ko kay Jim. Kung hindi niyo pa napanood yung video na yun, pag-a-adjust niyan, panoorin niyo na lang din kung interested kayo mag-adjust ng Santor Epicson na fork. Naka 130mm siya na travel. Ayun yung pinakamatino ko na XC fork ngayon na meron na ako dito. 32mm lang yung taba ng stanchion. May lockout, may rebound, tsaka maganda naman yung play. Sa drivetrain naman mga kapadyak, na 1x11 speed siya na setup. Nung una, ang crankset na nandito is yung SLX na crankset. Kaya lang may problema yung SLX na crankset. Meron siyang kabitan ng chainring na maliit pa. Meron doon pwedeng paglagyan pa ng bolt. Ang problema nun, sumasabit yun dito sa BB shell niya. Kasi mataba yung BB shell nito eh. Eh, sumasabit pala. Isip ko baka katagalan, magka-problema ako. Masiraan nung crank, yung BB shell, baka mabasag. Tinanggal ko na lang, hindi ko na ginamit. Eh, hindi ko pa rin naman na ipang-ra-ride tong bike na to nung nakakabit na yun. Kasi nga, inisip ko baka maging issue yun. Kinakabahan ako, kaya tinanggal ko na. Nilagay ko tong FSA na B-drive na crankset ko. Wala nang kabitan ng bolt na pwedeng sumayad. 32T yung chainring, 170mm yung haba ng crank arm. Yung BB nito, pa-press fit, Shimano press fit yung ginamit. Yung una ko ang kinabit dito na BB, yung BB na thread together. Press fit siya, pero thread together. Ang problema pala nun, yung outer flange nun, makapal. Kinakapos yung haba ng spindle nung crankset. Hindi pala ubra dito. Yung mga thread together na BB, ubra lang siguro yun kung pang road bike. Tapos mahaba na spindle gagamitin mo like pang MTB na crankset. Yung pala yung issue nun, yung mga thread together na press fit na BB. Ayun, nagpalit na lang din ako ng press fit din na Shimano na BB. Ito pa yung dating kong kadena eh, PYC, color black, pang 11 speed. Ayun pa rin yung dati, ayun yung kapares na to nung drivetrain na to. Kasi ito is nilipat ko lang din dun sa dati kong bike. Kasi nga, syempre di naman natin afford na bibili ng mga bagong pyesa para mga testing na ibang bike, diba? Kaya dating pyesa nilagay ko lang dito. Kaset nito is 11 speed, 11 40 60, yung kasi yung kaya nitong SLX na RD. Etong SLX na RD na to, ito pa yung luma, pang 11 speed din. May clutch, may switch. Ayun talaga is mayos na gamitin kung pan-trail. Pero hanggang 40-60 lang kasi yung capacity niya na magamit. Yun na lang din yung nalagay ko dito. Hindi na ako gumamit ng 50T na kaset. Kasi nga, paggagamit ako na, need kong mag-RD extender or yung coat link. Ang pangit na shifting pagkagagamit nun. Kaya, ayun yung gamit ko dyan. Ayun yung setup. May nakalagay tayo dito na parang rubber chainstay protector. Ayan lang kasi yung uubra na chainstay protector sa ganitong
klaseng bike kasi ang kapal nitong chainstay na 'to eh. Hindi obra yung pabalot na pa velcro. Ganito dapat. Kaya ayan, may nalagay tayo na ganyan. So, ayan, nakita ko lang 'yan kay Sub. Kasi sa Tri-Pax si Sub ganyan yung nakalagay, so ginaya ko lang din. Ito pala yung pwede sa mga gantong frame. Yung shifter, SLX shifter, brake set nito, ito yung Shimano Deore M6000 na brake set. Yung levers niya maiksi lang. Maset up siya ng one finger braking. Yung rotor, Shimano RT66 na rotors. Harap likod, dito sa harap naka 180, doon sa likod naka 160 mm na size ng rotors. Yung mounting ng brake calipers nandun sa loob ng rear triangle. Tingin ko para masikip na kung magwa 180 pa sa likod or baka overkill na din. Pag naglagay pa ng adapter doon, parang baka tatama na din sa frame. Pero ang maganda dito sa frame na to, madali ma-access yung bolt ng caliper. Sa ibang mga frames kasi na kapag doon nakapwesto yung brake caliper sa likod ng bike, ang hirap abutin ng bolt nung para sa brake caliper pag magsisentro ka ng brake caliper. Ang hirap. Buti dito, medyo naka-offset, madaling abutin. Sa wheelset naman, yung hubs dito sa harap, cruiser na hubs. Yung sa likod naman, arc na hubs. Sa likod kasi, boost yung hubs. Dito sa harap, quick release. Kaya magkaiba sila. Rims dito, Wainman, tanggal lang yung decals. Naka-tubeless yung setup niya. Yung gulong, Maxxis Aggressor, harap tsaka likod. Naghanap kasi ako ng tires na medyo malapad. 2.30 yung lapad nito, tapos medyo maganda yung tread pattern para kung more on trails ko siya gagamitin. Hindi ako mabibilin sa kapit niya sa trail. Siyempre, mas magana mo siya ipa-jack kasi yung mga knobs niya hindi sobrang laki. Unlike yung mga enduro specific na mga tires. Tapos ayaw ko naman yung mga pang-road, yung mga pass-rolling. Even though XC bike to, gusto ko yung medyo mas aggressive, mas may kapit na ipang trail. Kasi nga, itong bike na to, gusto ko dito gamitin more on trails. Napansin ko lang dito sa frame na to, medyo maliit na yung clearance niya. Kung sa likod, 2.30, parang yun na siguro yung pinakasagad niya. Kasi konting-konti na lang yung clearance. Other components, yung seat clamp, hindi quick release. Siyempre, para pag iigbitan mo na, pwede mo gamitan ng torque wrench. Seat post, budget dropper lang na EXA brand. Yan na yung pinakamatino na budget dropper. 125mm lang ang travel niya. Swak pa naman dito sa frame. Nagkasundo naman yung remote ng dropper at yung para sa rear shock. Saddle, BB Max brand. Isa to sa mga saddle na prefer ko ngayon. Headset na gamit ko, bumili lang ako ng mamurahin na 4252. Pinutulong ko na din yung steerer tube nitong fork para hindi sobrang taas ng pasobra. Stem na ginamit ko, itong CTTO na 35mm ang haba at clamping diameter. Siyempre, para magamit ko yung handlebar ko dito na 35mm din. Ganito yung ginawa ko na setup para pang trail. Hindi ko ginawang ahon or remate setup yung bar at stem combo ko. Grips, CTTO grips, luma na yan. Sa fork, may pender ako na nilagay para additional protection sa talsik sa mukha. Pedals, Specialized Benny, sobrang tagal na din sa akin. Ang ganda kasi niyan, sobrang kapit sa sapatos. Meron din ako dito ng water bottle na feedlock na mumurahin. Hindi siya feedlock, pidlock. Ito is, nabili ko lang sa Shopee. Mga tropa, puro nakaganyan eh. Dami na nakaganyan. Tinay ko lang din. Bottom ko, okay din naman pala. Doon sa commensal ko, ganyan din nakalagay na water bottle. Kung trip nyo yan, lalagay ko na link dyan sa description. Mas mura siya kaysa sa original na feedlock. And wala naman lasa pag iinuman mo. For more info na lang din tungkol dito sa Tri-Fox na frame, lagay ko sa description yung link ng Tri-Fox website. Para dito sa frame na to, para makita nyo din yung geometry niya, yung mga sukat-sukat, tsaka iba pang mga specs niya. Tsaka yung mga kulay na available dito. Kung saan nakabili niyo yung Tri-Fox, pwede kayong mag-order direct kay Tri-Fox. Maglalagay ako ng link dyan sa description. Kung trip nyo to, pwede yung order doon. Hindi ko pa lang to nasusubukan na gamitin sa trail kasi nung mabuo ko to, nag-start na magtag-ulan, nagkatamaran yung community dito na mag-ride-ride dyan sa trail namin. Hindi ko pa siya nagagamit, hindi ko pa siya natatry pan-trail. Sinubukan siyang sakyan-sakyan, mukhang okay naman yung handling, maayos naman. Eh, masusubukan pa sa actual na trail kung ano bang feeling pag naka-pulsus. Saka gusto ko ma-experience yung sinasabi na more traction kapag daw naka-full suspension. Kasi nga, sanay ako sa hardtail, try natin dyan sa trail. Kung kaya bang i-replace nitong bike na to, yung commensal ko na hardtail, parang hindi eh. Kasi iba pa rin kasi pagka doon sa commensal na hardtail, mas mahaba yung travel ng fork na yun, na sobrang daming beses na ako nasave sa mga mistakes na line choices ko sa trail. Sobrang lalim ng mga deep. I think nakatulong yung mahabang travel ng fork na yun. Tsaka syempre yung geometry nun, mas slack, mas pang lusungan talaga. Depende pa rin sa trail kung saan. Kung sobrang extreme, yun na lang gagamitin ko. Mas kampante ako dun. Weight check, titimbangin pa ba natin? Sa akin, hindi na kasi importante ang bigat. Pero check na rin natin para sa mga curious kung gano'ng kabigat. 13.86 kilograms. Meron din palang road bike na pinadala si Tri-Fox. Kung hindi nyo pa napapanood yung bike check video natin tungkol dun, lalagay ko dyan. Ayan yung video, panoorin nyo na lang din. Tapos eto naman yung frame check dito sa Tri-Fox MFM 100 na frame. Panoorin nyo na lang din kung mas interesado pa kayong malaman yung mga detalye tungkol dyan sa frame. That's it for this video. Ride safe mga kapatid.